Kapurihan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-aniyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel, sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, sa isang iglap ay kukunin ko ang taong pinakamamahal mo, ngunit huwag mong itatangis ni iluluha. Maaari mong daanin sa buntong hininga, ngunit tibayan mo ang iyong loob. Manahimik ka at huwag iparinig ang iyong pagtangis. Huwag kang lalakad ng walang sapin sa paa at lambong sa ulo na tanda ng pagluluksa. Huwag mong tatakpan ang iyong mukha, ni kakain ng pagkain ng mga upahang taga-iyak. Umaga nang ako'y magsalita sa mga Israelita. Kinagabihan, namatay ang aking asawa. Kinaumagahan, ginawa ko ang iniutos ng Panginoon. Tinanong ako ng mga tao, ano ang ibig mong sabihin sa ginawa mong ito? Sinabi ko sa kanila, sinabi sa akin ng Panginoon, na sabihin ko sa sambahayan ng Israel ang ganito. Ang aking templo na siyang sagisag ng inyong kapangyarihan at kasiyahan ay sasalaulain ko at papatayin sa tabak ang inyong mga anak. Tularan ninyo ang ginawa ko. Huwag kayong magluluksa ni malulungkot. Mag-ayos kayong tulad ng dati, nakaturbante at panyapak. Huwag kayong tatangis o luluha. Dahil sa inyong kasamaan, mangangayayat sa matinding himutok ang bawat isa sa inyo. Sinabi ng Panginoon,
na ang mangyayari kay Ezekiel ang magiging babala sa inyo. Kung mangyari na ang lahat, tularan ninyo ang kanyang ginawa. Sa gayon, makikilala ninyo, ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Tinalikdan nila ang Diyos na lumikha sa kanila. Ang Diyos na sa kanila'y nagbigay buhay. Nasaksihan niya ang pagsamba nila sa Diyos Diyosan. Kaya't kanyang itinakwil sila na itinuturing niyang mga anak. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Sinabi niya, tatalikdan ko sila. Tingnan ko lang kung ano ang kanilang sapitin. Pagkat sila'y isang lahing masama, mga anak na suwail. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Pinapanibugho nila ako ng sambahin nila yaong hindi Diyos. Ginalit nila ako dahil sa kanilang Diyos-Diyosan. Kaya pinaninibuguhuin ko rin sila at gagalitin sa pamamagitan ng bansang di kumikilala sa akin. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang mga dukha, tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Alin-alin po? Tanong niya. Sumagot si Jesus, Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa sarili. Sinabi ng binata, Tinutupad ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Kung ibig mong maging ganap, humayo ka. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Naalala ko nung bata pa ako, no, meron akong laruan na rubber. Pagkatapos, favorite ko yung laruan na yun. Pag natutulog ako, katabi ko, kaya lang one time, nahulog siya dun sa bintana namin at dun sa kabila ng bintana namin, puro bubog. Pero kinuha ko pa rin dun. And then another time, yung bahay kasi namin nun merong butas sa gitna dahil may puno, nahulog dun. And this time, hindi ko na maabot. Hindi ko na nakuha. Pero araw-araw, naalala ko, tinitignan ko, pinupuntahan ko, at sobrang nakakalungkot. Pero ang totoo niyan, marami pang mga laruan noon sa bahay namin na mas maganda naman talaga. Kaya lang favorite ko talaga yun. Hanggang sa nakalimutan ko na siya, naglaho na ng naglaho. Minsan mga kapatid, may mga bagay na binibigyan natin ng halaga. At kapag ka nawala yung mga bagay na yun, talagang nagluluksa tayo. Talagang nalulungkot tayo. Sa ating unang pagbasa, narinig natin kung papaanong yung buhay at karanasan ni Ezekiel ay sumalamin sa buhay at karanasan ng mga Hudyo, ng bayan ng Diyos. Kay Ezekiel, nagpahayag siya ng salita sa kanyang bayan at kinahapunan namatay ang kanyang asawa. Pero ano ang sabi ng Diyos? Huwag kang magluksa. Huwag kang magpakita ng pagdadalamhati. At ano yung mangyayari sa Israel? Parang ganun din. Masisira ang templo, pero sinasabi ng Diyos, huwag kayong magpakita ng pagluluksa. Huwag kayong magpakita ng kalungkutan. Magpatuloy ng kayo sa buhay. Ang sinasabi ba sa atin ay pagka tayo nawalan ng minamahal sa buhay o pagka tayo nawalan ng mahalagang bagay sa ating buhay, dapat ba hindi tayo magluksa? Ganun ba yung sinasabi ng Diyos? Siyempre hindi. Minsan kasi mga kapatid, nagluluksa tayo sa mga maling bagay. Nagluluksa tayo sa mga maling bagay na hindi dapat pagluksaan. Bakit? Dahil ibinibigay natin yung pagpapahalaga sa mga maling bagay. Sa karanasan ng bayan ng Diyos, ang Israel, oo, nakakalungkot at dapat silang magtangis noong nawala o kung mawawala ang templo. Pero higit sa pagkawala ng templo, higit sa pagkasira ng templo, ang mas masakit ay ang pagkawala ng kanilang pananampalataya. Yung pagkawala ng kanilang ugnayan sa Panginoon. Dahil oo, kung tutuusin, talagang mas masakit na mawala ang ating ugnayan sa Diyos kesa sa building, kesa sa gusali ng templo. At minsan, ito yung nangyayari sa atin. Nilalagay natin yung pagpapahalaga sa mga maling bagay. Nakakalimutan natin yung mas importanteng bagay na nawawala na dapat sana pinagtatangisan natin. Na dapat sana ikinalulungkot natin. Sa kaso ng mga Israelita, hindi nila ipinagtangis, hindi nila ikinalungkot ang pagkawala ng kanilang ugnayan sa kanilang Diyos dahil sa kanilang pagtataksil. Bagkos, ang ikinalulungkot nila ay ang pagkawala ng templo, pagkawala ng gusali. Mga kapatid, therefore, ang sinasabi sa atin, ilagay natin yung pagpapahalaga
sa mga bagay na dapat pahalagahan. Ilagay natin yung ating pagmamahal sa mga bagay na dapat mahalin. Kaya nga sa ating ebanghelyo, narinig natin yung kwento nung mayamang binata. Ano yung sabi niya? Ang totoo niya, napakabuti ng taong ito. Tinanong niya si Jesus, ano ang dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? At ano yung sagot ng ating Panginoon? Gawin mo yung mga kautosan. Igalang mo yung ama't ina, huwag kang magnakaw, huwag kang mangalunya, huwag kang papatay. At ano yung sagot nung binata? Ginawa ko na po ang lahat ng yan. Pero anong sabi ng ating Panginoon? Isa na lang yung kulang sa iyo. Ibenta mo lahat ng kayamanan mo at sumunod ka sa akin. Again mga kapatid, pag sinabi nating kayamanan, ang tinutukoy dito, hindi masama ang kayamanan. Hindi masama ang kayamanan. Hindi problema ang kayamanan. Ang totoo niyan, ito ang solusyon. Sa kaso nung binata, material na kayamanan ang humahad lang para lubusan niyang masundan ang ating Panginoon. At ito yung kaya niyang i-give up. Ito yung dapat niyang iwanan rather. At sa atin mga kapatid, lahat tayo, I'm sure, meron ding mga bagay na dapat nating iwan para tuluyang masundan ang Panginoon. Kung hindi man kayamanan, yung ina-ask, yung hinihingi sa atin ng Panginoon na iwan natin, I'm pretty sure meron tayong mga itinuturing na kayamanan na hindi natin kayang iwan para masundan ang Panginoon. Siguro yung iba sa atin, talagang kayamanan yung kayang iwan o yung dapat iwan para masundan ang Panginoon. Yung iba naman sa atin, yung mga kasalanan na hindi natin kayang iwan. Pero sinasabi ng Panginoon na dapat nating iwan. Yung iba sa atin, yung mga bagay, trabaho, siguro, o di kaya naman yung sobrang focus natin sa mga bagay na paborito natin at kung ano-ano pa. Kaya pag nilaya natin ngayon mga kapatid, ano ba yung mga bagay na siguro sinasabi na ng ating Panginoon na dapat iwan natin? Ano ba yung mga bagay na dapat nating i-give up para tuluyang masundan ang ating Panginoon? Kaya hingin natin ang grasya ng Diyos na unang-una, ma-identify natin yung mga bagay na dapat nating iwan. At pangalawa, sana magkaroon tayo ng lakas ng loob at pagpupursige na talagang iwan ang mga bagay na yon. Nang sa ganon, tuluyan nating masundan, ang yapak ng ating Panginoong Hesukristo. At sa ganong paraan, tunay na magkakaroon tayo ng kayamanan at magiging ganap ang ating pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil at the end of the day, ang tunay na kayamanan ay wala sa kahit na anong bagay. Ang tunay na kayamanan ay ang ating kaugnayan sa ating Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hinahamon tayo ni Hesukristo na ipagpalit ang mga material na kayamanan ng mundong ito sa kanyang walang hanggang karunungan. Ang ating mga panalangin naway makatulong sa ating pagpasok sa kanyang kaharian. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, ikaw ang pamana sa amin o Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin o Panginoon. Ang simbahan naway mapalaya ang mga lalaki at babae sa epekto ng materialismo at kahangalan. Manalangin tayo.
Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang mga pinuno ng gobyerno naway huwag isakripisyo ang kanilang prinsipyo sa kapangyarihan, tagumpay, ambisyon at sa halip, isulong nila ang dangal at halaga ng ebanghelyo. Manalangin tayo. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang mga magulang at mga guro naway hamunin ang mga kabataan na mamuhay sa mga bagay na tunay na makahulugan. Manalangin tayo. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang mga Kristiyanong labis ang ari-arian at likas na yaman, naway matutong magbahagi ng kanilang yaman at talento sa mga dukha at kapuspalad. Manalangin tayo. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang ating mga mahal na yumao, naway mapuno ng yaman ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ama naming Diyos, biyayaan mo kami ng katapangan, kasiyahan, pananalig at karangalan. Gawin mo kaming matalino sa karunungan ni Jesus, siya na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inianay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyon na rin ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal,
Ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
Huwag mo kaming paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Panginoon, turuan mo akong maging bukas kanan. Turuan mong maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa'yo, na makiba kang di inaalintana ang mga hirap na di naranas. Sa tuwing na'y magsumikap na hindi mong mahanap nang kapalit na kaginhawaan, na di naghihintay kundi ang aking mabatid, na ang loob mo'y siyang sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mong maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat
na walang hinihintay mula sa'yo, na makiba kang di inaalintana ang mga hirap na di naranas. Sa tuwin ay magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan, na di naghihintay kundi ang aking mabatid, na ang loob mo'y siyang sinusundan. Announcement, mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang, si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis, bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintumho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
tinahangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.